po mga ka-OFW sa Bahrain Vlog dyan. Ang oras po dito sa Bahrain is alas 8 po ng gabi. Mga po yung naimbitahan ni Miss Lady Goldrawan para itry itong Paris. Kasi mag-open po siya ngayong week ng bagong restaurant. Dito lang din sa Good Idea, magbubukas po siya ng Paris na Tiguan BD lang din. Sa Pilipinas is 155 pesos. Nagluto ang kanyang chef cook at pinatry nga po niya sa amin. First time kung lang po makatikim ng Paris dito sa Bahrain. Yes na yes nga po, malinamnam, super sarap po siya. Nasulit po ang one dinar ninyo, may kasama na siyang rice. Ang sarap ng luto ni Sir Ship Cook at pasadong pasado nga siya kay Miss Lady Gold. Jala po ngayong week, okay na siya ng bagong restaurant. Medyo malaki na po dito kasi dito po laging punuan dahil maliit lang din yung space. Pero sa bagong restaurant na bubuksan po niya ay meron pong up and down at meron na rin pong video key. Ang mga gustong kumanta ay pwedeng-pwede po. At ito na nga kami sa labas ng kanyang sizzling plate restaurant. May nauubusin muna ang free taste ni Sir Ship Cook. Sa Pilipinas ay may diwata ng Paris doon. Naman sa Bahrain ay merong reyna, reyna ng Paris. Marami na nga din nag-aabang sa pagbubukas ng bagong restaurant ni Miss Lady Gold dahil siya po yung magpo-promo doon. 1.5, eat all you can po. At dahil dito, marami po ditong hindi nakakapasok dito sa restaurant niya dahil laging punuan at mainit sa labas. Kaya naisipan niyang magbukas uli ng panibago at malaking restaurant. I-announce po natin ang opening soon na po yan. Salamat sa pag-imbita, Miss Lady Goldrawan, at pasadong-pasado ngayong lasa sa akin. Marami na nga ang nag-aabang sa iyong bagong restaurant. Mura na, masarap pa. Eat po namin yan. Actually, wala talaga akong kahilig-hilig mag-restaurant. Mahilig lang ako kumain pero ayaw ko talaga mag-put up ng business na restaurant. Kasi naisip ko na if restaurant, kasi diba siyempre, when it comes to foods, kailangan maubos yan, kailangan fresh palagi, hindi pwede sa sunod pa na araw i-serve mo ulit, diba? So, paano na lang sabi ko pag konti yung customers, gano'n. So, ando na yung negative ko kaagad, thinking pagka. But then, sabi ko, nung may nag-offer sa akin na gusto mong bumili ng restaurant, and it is in good location, in good idea. So, parang sabi ko sa sarili ko, why not? Diba kasi na-try ko na lahat, marami na rin ako mga business. So, baka it is a big challenge for me na mag-open talaga. So, that time, without second thoughts, talagang pinursigin ko siya. That time, when they offer itong sizzling plate sa Good Idea, the next day, binayaran ko. So, that day, after na yan, after na nag-ano ako pangga, nang nabayaran ko automatic, in-absorb ko lahat ng staffs, diniritso ko po yung operation. So, ganun siya pangga, diniritso ang operation. And the first day, talagang grabe, sabi ko, hindi ko kakalain. Diba? Mayroon pala akong charm. Then, when it comes to restaurant. So, why not? Pero first, that first day, sabi ko sa sarili ko baka, ano ba to, tuloy ko ba to, ano ba to. Pero nung nakita ko pangga, that night, the first day, first night na nag-operate, nagkaginamuha ko ng mga tao. So, till now, alhamdulillah, and nagkakaubusan kami palagi, pag madaling araw na, nagkakaubusan kami pangga ng mga pagkain dito. Talagang thank you so much sa mga kababayan ko, ng mga kababayan ko na sumuporta sa akin sa bagong business ko. Maraming salamat. You know naman pangga, it's not only a restaurant na meron akong negosyo right now, but then I have salon also, and I have online, and I have whole business. But nowadays talagang nakafocus ako pangga dito sa restaurant. Talagang hands-on ako, andyan na nag-cashier ako, andyan na nag-waitress ako, andyan nagliligpit ako ng basura. Mga basura lahat, please, yan ginawa ko. Kasi gusto ko rin, it's a big challenge for me na mag-ano kung ano ba talaga yung pakiramdam ng isang waitress, ng isang, kumbaga, kahit siguro pagluluto, gagawin ko na eh. Diba? So, yun ako pangga, ito lang sabi ko, sa isang negosyo, kung gusto mo umunlad ang business mo, kailangan hands-on ka. Tandaan nyo po. Kasi once hindi kayo hands-on, iba kasi yung may-ari, yung nagdadala at mga staff lang.
I'm not saying na hindi tayo nagtatrust sa kanila or what, but because ikaw mismo na may-ari, kasi makita mo rin not only when it comes to binta, sales nila, but when it comes to work, kasi dyan mo sila makita pangga. You know, makita mo gaano sila naghihirap sa business mo. Okay, dyan mo makita yung performance nila, which is, pag nakita mo okay yung performance ng mga stocks mo, of course, kailangan mo silang bigyan ng incentives and of course, increase salary, di ba? Ganun yan. Okay, based on my experience, no, as a businesswoman and as a vlogger right now, ito lang mapayo ko pang don't give up. Don't give up. Lahat tayo panggagawin na kanya tayong pangarap sa buhay, but then huwag kang sumuko. At kung ano pangga, kasi hindi mo naman yan, katulad nito, yung line natin ganito, yung line ng isa doon, magaling siya pangga doon. Ikaw yung line mo dito. Okay, so pare-parehas lang po yan na business pangga. But then, isa lang masabi ko pangga, dapat mayroon kang determination. Okay? Kasi lahat tayo pangga, mayroon tayong pangarap sa buhay. So ito na masabi ko, kahit anong magunos na darating sa buhay natin, huwag kang sumuko sa hamon ng buhay. Kailangan maging matatag ka pangga. And of course, gamitan natin ng diskarte. Kahit wala tayo, ako nagsimula ko sa wala guys. Okay, wala akong kapira-pira. But then, nabuo ko po lahat ng business ko through pagtiyaga at pagsusumikap. So, hindi natin masabi ako, ngayon mayroon ako mga negosyo, kayo nagbabalak pa rin. So, mag-advise ko lang sa inyo pangga, hindi po sa malaking puunan, okay, nagbabase kung uunlad ang business mo. Kahit maliit lang pangga, kung gusto mong, okay, magtagumpay sa business, kailangan maging madiskarte ka, masipag ka pangga, okay, at okay, palagi tayong nakatingin sa taas, humingi ng guidance. Okay, pangga? And most especially, kailangan maging mabait ka, pangga. Okay, wala kang inaapakan ng mga tao. Kasi time will come. Mag-shine ka rin at maging maunlad ka rin. Okay, dapat, ayan, mayroon tayo, pangga, anong tawag niya, buo ang loob. Pag nag-open ka ng business, hindi babakaw ka, susulong ka, hindi. Business is parang games. Okay, parang game yan, parang sugal yan. Kailangan mo panindigan pang ka. Kasi kung hindi matibay ang loob mo, failure ka, susuko ka na, walang mangyari sa'yo. Hindi ka maging successful. Kailangan, sabi nga nila, matumba ka ng 10, babangon ka ng 1 bes. Okay? So, ayan na mapayo ko pang ka. Maging masino, pang ka, maging mabuting tao, mabuting sa kapwa. Okay? Kasi ibibless ka talaga. Ayan. Maraming salamat. Okay, utang na loob ko po sa lahat ng mga sumuporta sa akin, sa lahat, businessman or sa aking social media platform. Salamat sa inyo, salamat sa support niyo, hindi lang po mga taga-Baril. Of course, sa magsulok ng mundo, sa mga followers ko pangga, maraming salamat. At sa mga nagka-trust, okay, maraming salamat. Ayan. Hello, bashers. Yeah, this is Lady Gold Rawan. Ayan, nagpapasalamat. Dahil kung walang bashers, hindi kikita ko. Correct. Okay, love your bashers kasi sila po ang, okay, magpatunay na talagang, yes, nasa taas ka. Okay, kasi bakit binabash ka? Okay, so love your bashers, pangga, dahil it means masaya. Masaya ang buhay mo kasi maraming nagbabash. It means you're successful. Kasi binabash ka nila, di ba? Dahil kung hindi ka kilala, hindi ka ibabash. Tandaan niyo po. Ayan, so love your haters and bashers. Thank you po sa inyo. Kaya OFW sa Barin Vlog. Actually, she came from my place, pangga. From my place. In-meet ko po siya sa chat ko. Nung nag-o-online kami, kasi nag-o-online din yung ito, pangga. And pumupunta ko palagi sa shop ko na sa Muan. At mamaliit pa nun yung shop ko. So, hanggang ngayon, pangga, nag-negosyo pa rin to. Parehas kami na negosyante. Kaya tulong-tulong. And isa po siya mabuting tao. Kaya nakikiusap ako na try to subscribe and follow pangga ng kanyang account dito sa Barin OFW sa Barin Vlog. OFW sa Barin Vlog. Follow po siya pangga
supportahan po natin yung mga small vlogger na talagang nagpupursige balang araw. Di ba? Makikilala din kami. Hindi lang po dito sa Bahrain, kundi buong mundo. Okay, maraming salamat. And of course, Pilipinas, sa lahat ng mga nagsusupport, ayan, supportahan po ninyo kami. Maraming salamat. And of course, thank you. Sa aking tagapag-interview right now ang ating host. Okay, yung nag-interview dito before sa akin, si OFW Vlog sa Bahrain. Ayan. OFW sa Bahrain Vlog. Ayan. Guys, subscribe natin siya, Pangga. Subscribe and follow po ng kanyang Facebook account and YouTube channel. Ayan. Okay, once again, maraming salamat mga kababayan ko sa Bahrain sa inyong support. Magandang gabi.